What's up mga kainiwar? Musta po kayo dyan? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Subali ngayon po ano, ay atin na alamin ang mga road markings and traffic signs. Kung ano po ang mga ibig sabihin nito na mga markings na to. Dahil sa ngayon po ay aking napapansin na talagang karamihan ay binabaliwala na ng mga drivers itong mga road markings and traffic signs ito. Lalo na yung mga kagulong natin in two wheels. Kaya sana naman sa mga kagulong natin dyan in two wheels, pero hindi ko nila lahat. Bola lang yan. Yung ilan lang. Okay? Sana naman po ay respetuhin din natin ang mga road markings at traffic signs na yan. Para naman po ay respetuhin din tayo ng ating mga ibang kagulong, mga four wheels, mga ibang sasakyan. Alam naman po natin na bago tayo kumuha ng lisensya ay dapat alam natin ang mga road markings na yan at ang mga traffic sign. Maliban na lang talaga kung ang lisensya mo ay nakuha mo lang sa Quiapo or galing sa mga fixer, di ba? Sana naman sana huwag natin gayahin yung mga nakikita nating lumalabag sa batas trapiko. Huwag na po natin silang gayahin, okay? Dahil kung ikaw ay isang responsabling drivers o riders, alam mo ang dapat mong gawin, di ba? Sana po panoorin nyo ang at tapusin ang video na to. Dahil sigurado po ako na may matutunan kayo dito. Ito po ay hindi kukawagawa lamang, hindi po ito usap-usapan lamang, at lalong hindi galing sa chismis lamang, dahil ito po ay galing mismo sa ahensya ng LTO. So ngayon po no, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay yung mga madaan lang po muna natin ng mga road markings. Tulad nitong pedestrian lanes or crosswalk, zebra crossing, yan po ang tawag dyan, or PC. Okay? Yan po yung kadalasan tawag dyan. Pedestrian lanes, ito po yung daanan ng mga tao or tawiran na kadalasan makikita sa mga matataong lugar, sa school zone, sa mga malapit sa traffic light, ganyan po. Yung pag sinabing pedestrian po, hindi po yan yung kalsada. Yan po yung tao, pedestrian. Excellent! Sila po yung tao na tumatawid dyan. So, dapat po ay laging malinis yung area na yan. Ibig kong sabihin na malinis, wala pong nakaharap ng mga sasakyan dyan. Katulad nito nakikita nyo sa picture, talagang walang alam or nagmamaang-maangan lang. Sana naman po baguhin natin yan. Pag nakita po natin na hindi tama yung ginagawa ng ibang sasakyan, huwag na po natin gayahin. Tayo pong mga tulad tayong mga nakamotor, no? Number one dyan Hindi ko naman nila lahat, pero halos number one talaga yung mga nakamotor Halos nag-uunahan dyan. Sa pedestrian na yan. Nag-uunahan sila. Andyan lagi sa unahan. Sana naman po, no? Kunting respeto naman po sa pedestrian na yan. Kinasaluduan kita. Hey! Ito naman makikita nyo na bago mag zebra crossing or crosswalk o pedestrian, itong guhit na ito, nakakita nyo, itong guhit na puti na to, yan yung tinatawag na stop line. Dapat lahat ng sasakyan dito nakahinto. Hindi dapat tumagpas dyan. Okay? So, ayan po. So, sana respetuhin natin yan. Yan po ang tamang guide niyan. Intersection naman. Ito, nakakita nyo, yung kulay dilaw na yan, na box. Opo, ang ibig po sabihin yan ay mayroon dalawa o higit pa na kalsada na nagsama. Yung solid white horizontal line naman, kung saan kadalasan makita ito sa mga yan, intersection. Ang linyang ito ay nag-guide kung saan ka dapat huminto. Yan, bago mag-intersection, yan ang hintuan na yan, yung solid white. Parang sa rin, parang doon sa may crosswalk din, may pedestrian. Yan po yan, ibig sabihin. Madalas ito makita sa mga traffic light. Okay? At kung sakali man makakita ka nito sa mga lugar na walang traffic light or stop light, dapat mong gawin magdahan-dahan ka.
kung sino yung unang naka rating dyan sa stop line, yung kulay puti na yan, dapat siya ang unang go. So parang first come, first go. Or yung mga nasa National Highway, sila dapat ang nauna dyan bago yung mga nasa Diversion Road. Yun dapat ang tama. Okay, dito naman tayo sa white lines. Mayroon itong iba't ibang uri at ibig sabihin. At ang isa nga po dito ay yung tinatawag na solid white line. Kapag nakalagay ito sa pinakagilid, ito ay magaguide sa'yo na para lagi kang nasa gitna ng lane. At ang sa labas ng linya ay hindi na bahagi ng highway o kalsada. Solid white center line naman, ito makikita natin dito. So itong yung para naman paghiwalayin ang dalawang daloy ng trapiko. At para hindi ka mapunta sa kabilang kalsada ng mga kasalubong na sakyan. Bawal mag-overtake dito, maliban na lang kung talagang clear na at walang mga kasalubong na sasakyan. Meron ding yung solid white lines with broken lines. Ibig naman po sabihin nito, kung saan nakatapat yung broken lines, pwede ka lumipat sa kabilang kalsada. Pero kung katabi mo naman yung solid white line, hindi ka pwede tumawid sa kabilang linya. Pero pwede ka mag-ano yan, pumunta ka ng crossing, pwede ka yan. Ito, nakita nyo sa picture na to, yan yung solid white line with broken lines. Diba? Kung saan natapat sa'yo yung yung broken na yan, pwede ka lumipat. Tapos meron naman yung broken white lines or skip lines. Ito naman ay makikita sa dalawang uri ng kalsada. Una dito ay yung broken white center line. Ay makikita sa two-way road. Tulad ng solid center line, solid center white line, pinaghiwalay din ito ang dalawang daloy ng trapiko. At pwede ka rin mag-overtake dito kapag wala kang mga kasalubong na sasakyan sa kabilang lane niya. Makikita rin ito sa multi-lane road. Katulad dito sa C5, IDSA, sa may Commonwealth, ito, makita nyo dito. Yan. Nagpapakita rin ito na maging guide ng mga iba't ibang sakyan sa iba't ibang lane na kalsada. Pwede kang lumipat ng iba't ibang linya basta alam mong walang ibang sasakyan na sa likod mo. Bago ka lumiko, gamitin mo na yung signal light mo. Saka dapat pa isa-isa lang yung liko mo. Yellow lines. Okay, ito yung yellow lines. Tulad ng white lines, meron din itong iba't ibang uri ng kahulugan. Tulad ng double yellow lines, na ang ibig sabihin po ay mahigpit na pinagbabawal ang mag-overtake dito. Okay, dahil masyado pong delikado. Madalas itong makita mo sa mga kurbadang kalsada, bago dumating ng mga intersection, pedestrian, sa mga tulay, at kung saan madalas mangyari ang aksidente. Yan po yung madalas mo makita. Kapag isang solid yellow line lang at mayroon itong kasamang broken white line, ibig sabihin hindi pwede mag-overtake ang sasakyan din kung saan nakalagay yung solid yellow line. At pwede naman mag-overtake kung saan nakalagay yung broken white line. Basta walang kasalubong na sasakyan sa kabilang linya. Ang solid yellow lane divider at broken yellow lane divider, ito yung humahati naman sa mga bus din sa regular lanes. Madalas ito makita sa IDSA. Ito, makita nyo dito sa may C5. Ito yung yellow lane. Siya. So, ibig sabihin, pang talaga to, pang trucks, mga bus. Ito sa C5 truck, pang truck to ito. Pang truck siya. So, ibig sabihin, yung truck hindi pwede lumabas dito sa yellow lane na to. Pero pwede rin ito gamitin ng mga pribadong sasakyan. Pero hindi sila pwede magbaba dito at tagal. Kaya dapat lumabas din agad sila. Ito namang broken blue line, para naman to sa mga nakamotor. Pero hindi rin ito dedicated para lang sa mga nakamotor. Dahil pwede rin dito dumaan ang mga pribadong sasakyan. Rumble straight, ito naman yung nagpapahiwatig na kailangan mo na magdahan-dahan, slow down. Dahil maaari kang parating na sa mga kurbada, sa merging lane, sa crossing, at sa pedestrian. Okay?
So, ayan po ano, sana ay nagustuhan nyo at sana po ay may natutunan kayo sa video na to. At kung gusto nyo pa po ng mga ganitong klase ng video, pahit na lang po ng subscribe button, pa-like, and pa-share na rin po ng video na to. Din pahit na rin po ng notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video. Sa mga may gusto pang request na ganitong video, no? Please naman, comment na lang po kayo dyan at dyan po ay ating pag-usapan. So sana abangan nyo pa yung mga susunod kong mga video about sa mga traffic signs in road markings. So ayan po, no? Maraming salamat po ulit sa inyo and God bless po.